above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Good evening, Sister Mary San Juan. Live na live po tayo ngayon sa God of Truth Christian Church all over the world. Let us share our live streaming tonight, my brothers and sisters. Praise the Lord. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Ayan, kumusta po ang inyo pong gabi? Kumusta po ang inyong buong araw? At syempre po, tayo'y umaasa at tayo po ay nagtitiwala sa ginawa ng Panginoon sa atin mula kaninang pagising natin ng umaga hanggang sa kasalukuyan. At ito po ay biyaya ng Diyos na tayo muli ay naririto upang tayo po ay makapakinig
ng salita ng Diyos na nagbibigay buhay sa bawat isa po sa atin. So bago po ang lahat, i-share po natin ang ating pong live streaming sa ating mga personal account at sa ating group. Maraming salamat po sa inyong lahat. At bago po tayo mag-umpisa, ay magkakaroon po tayo ng corporate prayer this evening, my brothers and sisters. Medyo marami-rami po ito na ating pong ipapanalangin. At papanalangin po natin mamaya si Sister Marnie and Wilfredo de Castro, si Marilu Mendoza, Sister Donna Toralba, Nanay Ellie Artiliaga, Sister Dorin Oliveros, and from Pennsylvania, Cecil Thomas, and Sister Perlita Bueno Octavio. Magkaroon po tayo ng corporate prayer. Sama-sama po natin ipapanalangin. And I believe na ang sabi ng Bible, na kapag tayo'y nagkaisa at tayo po ay nanampalataya at tayo'y nagkatipon sa iisang pagtitiwala, ang Diyos po ay nasa kalagitnaan at diringgin niya ang ating mga pangangailangan. Amen. So, yan po yung ating mga ipapanalangin. At kung meron pa po kayong gusto na idagdag, comment down below, my brothers and sisters. Diyan po sa comment section ay pwede po kayong humabol. Habang ako po ay nag-a-announce ng ating pong mga big events this coming January 7 and January 8. January 7, 1 p.m. ito po ay gaganapin sa Uugong Santa Cruz, Laguna. At ito po ay ang get together ng lahat ng mga lingkod ng Diyos. At dyan po ay meron po tayong reporting at meron po tayong question and answer at syempre ang Word of God. Ito ang gagawin natin para po sa paglago at ikatatatag ng ating pong mga paglilingkod sa Panginoon. Okay, and then isa pa pong big event this coming January 8. Para sa lahat po ito ng mga attender, mga hindi na po dumadalo, tinatawagan ko po kayo. At kami po ay nag-a-announce sa inyo in behalf of this church, God of Truth Christian Church, na kayo po ay gusto naming makasama. At hindi lang po kami ang gusto na makasama po kayo, kundi ang ating Diyos na buhay, ang may-ari ng langit at lupa at lumikha ng ating buhay, ay gusto po kayong makadaupang palad para po sa pag-a-anoint ng langis sa atin pong lahat. Mula po sa head pastor hanggang sa co-pastors, workers, and attenders. Ito po ay mahalaga na bawat taon po ay meron po tayong ginaganap na pag-a-anoint ng langis upang makasabay po tayo sa anointing na ibinibigay ng Diyos sa isang iglesia. Mahalagang mahalaga po yan. Kaya po mula Uugong sa main church ng Santa Cruz, Laguna, ay pupunta po tayo sa San Pablo, Laguna. Meron din po doon pag-a-anoint ng langis, pagpapahid ng langis. And then, diretso din po tayo sa Bulacan, Chaong, Quezon. Kaya po, mag-imbita na po yung mga taga San Pablo. Mag-imbita na rin po yung mga taga
Bulakin, Quezon. Sa Chaong po yan. Dahil po napakahalaga po nito na tayo po ay magkaroon ng kalakasan sa buong taon ng 2023 para hindi lamang po iisa ang mapagpala ng Diyos, kundi lahat po tayo ay makasabay sa signs and wonders, sa miracles na ibibigay at gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin. Everybody say amen. At tayo po ay pinagsusuot po ng ating mga bagong mga t-shirt, at yung wala po ay yung mga dati po nating mga t-shirt na mayroon tayo, o kaya kung wala rin po ay pwede po yung plain na t-shirt na white, at kung wala rin po talaga ay yung pong kahit ano po na kulay ng t-shirt. Ang mahalaga po naman dyan ay hindi po yung ating pong t-shirt na isusuot, kundi yung tao po na nagsusuot ng t-shirt. Amen po ba? So, kaya lang po natin yan gagawin para po uniform po tayo, maganda tingnan. At isa po yan sa simbolo ng pagkakaisa ng mga mananampalataya. Amen. So, yan po ang ating pong dalawang big event sa darating po na January 7 and January 8. Kaya i-chat nyo na po, i-text na ninyo ang mga kaibigan nyo po dati na hindi na po dumadalo, at yung iba po na medyo nanlamig na, yung iba po nag-backslide na, at yung iba naman po ay na-landslide na, kung ano man po yan na slide, ay i-ano po natin, i-reach out po natin sila para po muling makabalik sa paanan ng Diyos, at minsan pang magamit ng Panginoon ang kanilang mga buhay. So, importante po yan. So, ayan. Ngayon po ay pupunta po tayo sa pinakamahalaga na ating tatalakayin. Kasi ngayon po ay yung ating mga isasama sa corporate prayer ngayong gabi ay kailangan pong makapakinig ng mensahe ng Panginoon. At kayo po na naririto, na kasama po ngayon sa live streaming, kayo pong lahat na sumusubaybay, ay huwag po kayong bibitaw, sapagkat kayo po ay part ngayon ng ating pananalangin. And I'll give you some instruction habang tayo po ay nagpre-pray. Kailangan po always po na kayo ay nag-a-agree, because that is faith. Pag sinabi nyo pong amen, ang ibig sabihin po niyan, from the book of Revelation, yan po ay pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Yung word na amen ay Jesus Christ. Once na yan po ay binanggit nyo, ang ibig sabihin, it is confirmed na anuman ang ating pinagkaisahan, tinugon po ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya kapag ipinanalangin natin mamaya si Sister Marnie and Wilfredo de Castro, at si Sister Marilo Mendoza, Donna Toralba, Nanay Eli, Dorin Oliveros, Cecil Thomas, Perlita Bueno Octavio, kailangan po natin mag-agree by faith. Dahil ang sabi po ng Hebrews 11:1, hindi pa man ito nakikita, pinananampalatayanan na po natin na mangyayari ang ating inaasahan. Everybody say
Amen. Kahit sila po ay malayo, saan man sila sulok ng daigdig, saan man po silang lugar na mga bansa, ay aabutin po sila ng kapangyarihan ng Diyos, dahil hindi po limitado ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po. So ngayon po, God will make a way. Tandaan po natin yan. At ang Diyos po sa mga taong nagtitiwala ay hindi niya po bibiguin. So, ngayong gabi, yung ating tinalakay nung nakaraan ay nabigyan po natin ng pansin yung binanggit ni Pablo na hindi pala po maipapahayag, hindi po pala maididisplay at hindi makikita yung biyaya ng Diyos kung walang weakness na mararanasan ang isang tao. Katulad ni Pablo, ipinagmalaki niya yung kanyang kahinaan. Hindi dahil siya po ay nagkasala. Ibang usapan po yun. Ang tinutukoy po dito ay yung karamdaman niya na kanyang nararanasan. At ako po ay nagtitiwala na lahat po tayo ay talaga naman pong may kanya-kanya na mga tinik sa laman na nararanasan personal. Dahil po, ayon na rin po sa World Health Organization, uulitin ko po, halos walang tao sa buong mundo ang malusog ang katawan. Ayon sa survey, halos lahat ng tao ay nagtataglay na po ng karamdaman. Una, dahil sa kinakain ng tao. And then pangalawa po, because of disobedience ng tao sa will ng Diyos. At kapag nag-disobey ang tao sa kalooban ng Diyos, papasok po yung kasalanan. At yung kasalanan po ay naghahatid sa tao upang siya'y mapahiwalay sa Diyos. At kapag napahiwalay ang tao sa Diyos, yung karamdaman sa pisikal sa tao na ito ay madaling makakapasok o makapepenetrate sa kanya. Ngunit, kahit po ito ay nangyayari, ang sabi ng Bible, sapat ang biyaya ng Diyos sa mga kahinaan o karamdaman na ating nararanasan. Amen po ba, mga kapatid? Yan po ay binanggit po ni San Pablo na sapat ang biyaya ng Diyos sa kanyang kahinaan. So, ang sabi po sa binasa natin at tinalakay, dapat ay maihayag ang kanyang grasya at maging ang kanyang kapangyarihan. Bakit? Upang tayo po ay makaranas ng tinatawag po na privilege to experience amazing something. Makaranas ng mga kamangha-manghang bagay na galing sa Diyos. At ito po ay special right or advantage na ito'y available only to a particular person. Ang ibig sabihin, mga kapatid, hindi po ito sa lahat nangyayari, kundi mayroong particular person. It means
mayroong favor ang Diyos na ibinibigay sa tao na hindi na ibibigay sa iba. Nagpapasalamat po tayo sa Diyos sapagkat ang sabi po ng chapter 1 ng John, tayo ay binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. At tandaan po natin na yung taong anak ng Diyos ay mayroon pong favor na galing sa Kanya. Yan po ang mga anak ng Diyos. So, dahil mayroon pong favor ang mga anak ng Diyos sa lahat ng bagay na biyaya niya, tatandaan po natin, mga kapatid, na hindi lamang ordinaryo na karanasan natin sa mga bagay na gusto ng Diyos, kundi yung mga kamangha-mangha. At ito ang ipinaranas ng Diyos kay Pablo na nakarating siya sa third heaven, sa heaven na kung saan nandun ang trono ng Diyos. At nakita niya po ang mga kamangha-manghang bagay. At dahil po doon, ayaw ng Diyos na siya ay maging mapagmataas, kaya po dumating ang thorn in the flesh. So, ganun din po sa bawat isa sa atin. I tell you the truth, makakaranas tayo ng mga kamangha-manghang bagay sa bawat buhay natin na hindi po ito ibinigay sa mga hayop, sa mga puno, at sa ibang tao, kundi sa atin lang po ito maipaparanas. Pero, ang sabi po ni San Pablo, mga kapatid, sa Panginoon, ay kailangang maranasan ko ito upang hindi maalis ang kanyang kapangyarihan. 2 Corinthians chapter 12 verse 9. Yan po ang kanyang tinutukoy diyan. So, ito pong bagay na ito ay dapat po nating maunawaan sapagkat para po hindi tayo na panghihinaan ng kalooban. Hindi po tayo nawawalan ng pag-asa sa ating pong mga buhay. Amen. Kaya po ngayon, tatandaan natin, okay lang na hindi mawala ang mga pagsubok. Bakit? Number one, paano tayo makakaranas? Listen po, tandaan niyo po ito. Paano tayo makakaranas ng pagkampi ng Diyos kung hindi natin mararanasan ang pag-uusig o ang pangungutya sa bawat isa sa atin? Sapagkat sa verse 10, binanggit po yan ni San Pablo, nakukutsain tayo, uusigin tayo. Sabi po ng Matthew chapter 5, verse 10, mapalad ang inuusig dahil sa matuwid, sapagkat sa kanila ang kaharian ng langit. Paano mo mararanasan ang kingdom of God kung hindi natin mararanasan ang pag-uusig? Naunawaan niyo, para hindi raw po maalis yung kanyang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan natin maranasan. Walang kaharian ng Diyos kung hindi ka uusigin dahil sa kabutihang mayroon ka. Nandiyan pa po ba ang lahat? Kaya kung nagnanais ka lang na hindi ka usigin, sorry to say, walang kingdom ng Diyos na ipaparanas sa bawat isa sa atin.
hanggang makikita mo lang siya, ngunit hindi mo siya mararanasan. Mag-i-enjoy ang iba sa kaharian ng Diyos, ikaw ay nakatanaw lang. Ikaw ay nagmamasid lang. Papayag ka ba nun? Nandiyan pa po ba kayo? Kaya ang pag-uusig na kalakip ay ang matuwid na nasa buhay ng tao, ay hindi po yan inaatrasan. Hinaharap po yan dahil po ang Diyos ang bahalang magbigay ng justice sa mga taong inuusig dahil sa kabutihang ibinigay ng Diyos sa kanila. Kaya marami po yung gustong-gustong nagmimisyon sa ibang bansa, maging kapalit ay buhay. Iniiwan ang pamilya, iniiwan ang bahay, iniiwan ang kayamanan dahil sa mabuti na pagdating nila doon sa misyon, aalipustahin sila, uusigin sila, maging katumbas ay kamatayan. Pero hindi nila alintana yon. Bakit? Sapagkat nakikita nila na sa pag-uusig na kanilang nararanasan, naroroon pa rin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kaharian ng Diyos na kanilang pinakamimiti sa kanilang buhay na maranasan. Kaya pala si Pablo, sinabi niya, inaari kong kalugihan na lang ang lahat ng bagay, makamtan ko lang, hallelujah, ang Panginoong Hesukristo. Amen. Everybody say amen. Kaya magtaka ka kung hindi ka inuusig. Nandiyan pa po ba kayo? Kapag hindi ka inusig, hindi ka kinutya ng ibang mga tao, magtaka ka na. Maalarma ka na. Dahil hindi mo makikita at mararanasan ang kingdom ng Diyos. Yan po ay binanggit ng Bible. Hindi po ako ang nagsabi niyan. Amen po ba? Kung gusto natin maranasan ang kaharian ng Diyos, kung gusto rin natin makita ang kaharian ng Diyos, maranasan ito, harapin natin ang mga pag-uusig. Huwag nating talikuran. Huwag nating i-reject. Dahil sa pag-uusig, dinidisplay ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Second, paano natin mararanasan ang biyaya at pagpapala kung walang kakapusan? Nandiyan pa po ba kayo? Paano natin mararanasan ang biyaya, ang pagpapala, kung walang kakapusan na dumarating sa atin? Kasi ang expectations natin, ganun ba, pag nanampalataya ako, pagpapalain ako, yes, that is the fact and that is the truth. Na i-bless ka, pagpapalain ka, mag-provide ang Diyos. But always remember, kaya ka makakaranas ng pagpapala, ng biyaya, dahil dumating sa'yo ang kakapusan. Nandiyan pa po ba kayo? Bakit, Pastor, hindi na lang puro biyaya? Bakit mayroong pangkakapusan? Mga kapatid, listen. Ipinaparanas ng Diyos ang kakapusan para matuto kang humingi sa Kanya.
Because the Bible tells us, ask and you will receive. Paano ka tatanggap kung hindi ka hihingi? Nandiyan pa po ba ang lahat? Nandiyan pa po ba kayo? Amen. Ang gusto natin, wala laging kakapusan. No. Kahit po mayayaman sa buong mundo, kinakapos. Kahit yung maraming tao na maraming pera sa bangko, kinakapos. Amen. Kahit po yung machine sa tagiliran ng mga bangko, nauubusan. Kahit po yung bangko sentral na gumagawa ng pera, nauubusan. Isa lang po ang hindi nauubusan. Ang kaharian ng Diyos. Dito sa lupa may kakapusan. Kinakapos tayo. At para maranasan natin ang kapangyarihan ng Diyos, hindi mawala sa atin ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan pahintulutan ng Diyos na magkaroon tayo ng kakapusan para tayo'y makaranas ng pagpapala at biyaya na galing sa Kanya. Whew. Amen. Kahit yung pastor na nagsasabing, i-bless kayo. Kahit yung mga pastor na mayroong mga mensahe tungkol sa mga prosperity, kinakapos po yan. Dahil hindi sila Diyos. Isa lang po ang hindi kinakapos, ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Hallelujah! We must to understand this kind of revelation. Na di-display ang kapangyarihan ng Diyos at hindi mawawala sa iyo. Kapag meron kang kakapusan, nandiyan yung pananampalataya mo na magkakaroon ka. Whew. Number 3. At basahin muna po natin yung tungkol sa ating binanggit sa Philippians 4:19. And my God will supply all your needs according to His riches and glory in Christ Jesus. And then basahin din po natin yung Ephesians chapter 1 verse 3. Amen. Number 3. Paano natin mararanasan ang pagpapagaling kung paano natin mararanasan ang pagpapagaling ng ating kagutuman kung hindi ka makakaranas ng nagugutom ka? Paano mo mararanasan na mabusog kung hindi mo mararanasan ang magutom? Amen po. Nandiyan pa po bang lahat? Hindi po mariresolba yung mga ganun po nating mga mindset kung hindi muna natin mararanasan yung mga bagay na iniisip natin na dapat na masolve. Gusto mong mabusog, ang problema, paano ka bubusugin kung busog ka na?
That is the principle of God. Nakakaranas tayo ng kagutuman dahil para maranasan mo ang pagpapabusog sa iyo ng Diyos. Na malaman ng bawat isa sa atin na hindi pera ang dahilan kung bakit ka nabubusog, kung bakit ka nakakakain. Hindi ang posisyon mo, hindi ang karunungan mo, hindi ang trabaho mo ang dahilan kung bakit nabubusog ka araw-araw. Yan po ang wrong mindset natin. Hindi ko kailangan tumawag sa Diyos dahil gumagawa ako sa sarili ko para ako ay kumain. Para ako ay mabusog. Hindi ako umaasa sa iba at hindi ko kailangang umasa sa Diyos na sinasabi mo. Tandaan po natin, wala tayong pagmamayari. Yung trabaho mo, galing sa Diyos yan. Yung karunungan mo, galing sa Diyos yan. Yung posisyon mo ngayon, galing sa Diyos yan. Pag nawala yan, wala ka na rin. Kaya po yung nangyayari po sa atin na nakakaranas tayo ng taggutom sa buhay po natin, kahit tayo'y mananampalataya na, inaalaw ng Lord yan para malaman mo, para malaman ko na mayroong Diyos na sa lahat ng sandali ng buhay natin ay kaya niyang magbigay ng kabusugan sa atin. Pag nawalan trabaho mo, patay ka na. Magugutom ka. Pag nagkasakit ka, hindi mo magagamit ang dunong mo. Amen po ba? Yung posisyon mo, hindi magagamit yan pag wala ka na sa trabaho mo. Pero mawala na ang lahat ng bagay. Hindi mawawala ang biyaya ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay nating lahat. Amen. Kaya huwag kang magtatampo, huwag kang magagalit sa Diyos. Bakit ngayon kapos ka, naglilingkod ka naman? Halos lahat na ng oras binibigay mo sa Lord. Bakit ngayon wala pa akong trabaho? Bakit ngayon yung anak ko wala pang trabaho? Bakit yung asawa ko wala pang trabaho? May plano ang Diyos. Dumarating yung pagpapala sa hindi mo inaasahan dahil gusto niyang patunayan sa iyo na ang hindi kayang gawin ng tao, ang hindi kayang gawin ng trabaho, ang hindi kayang gawin ng dunong ng tao ay kaya niyang gawin sa oras na ginawa niya ang bagay na yun. At kahit anong oras po hindi kanyang pakainin, kahit anong oras po hindi kanyang pagpalain, lagyan ng perang bulsa mo at ang pitaka mo. Kahit hindi ka pumunta sa ATM at isaksak mo doon yung card para may lumabas na pera, kaya kang pagpalain ng Diyos. Tandaan po natin yan. Amen. So, ang ibig sabihin, pinaparanas ang taggutom, pinaparanas yung karamdaman, pinaparanas yung pag-uusig para manatili ang kapangyarihan ng Diyos. Para araw-araw sa buhay mo, hindi mo makalimutan na mayroong Diyos. Hindi mo makalimutan na wala kang ibang didependihan kundi ang Diyos. Oh, hallelujah! Amen!
na kahit mayaman ka, walang magagawang kayamanan mo. Amen po ba? Gusto niyang ipaunawa sa atin. Siya lang ang dapat nating dependihan at wala ng iba pa. At ito ang lagi niyang sinasabi sa kanyang bayan, sa bansang Israel, sa mga Israelita, na magdepende sila kay Yahweh. Anumang oras ng pagsubok, magdepende sila sa Diyos. Dahil kahit saan sila magpunta, nasa ilang man sila, nasa dagat man sila, nasa disyerto man sila, naroroon ang Diyos na tutulong sa kanila habang sila'y naglalakbay patungo doon sa ipinangakong lupain, na kahit napakarami na mga taon, 40 years na paglalakbay, hindi sila dapat mangamba sapagkat hindi patay ang Diyos na nag-ahon sa kanila sa bayan ng Ehipto. Buhay na Diyos ang nag-ahon sa kanila at nagpalaya sa kanila. He is the same God yesterday, today, and forever, my brothers and sisters. Always remember that. Nilikha ka ng Diyos, Sister Marnie, Wilfredo de Castro, Sister Marilo Mendoza, Donna Toralba, Nanay Ellie, Sister Dorin Oliveros, Cecil Thomas, Sister Perlita Octavio. God created us in His own image. In the image of God, He created Him. Male and female, He created them. Hindi niya hayaan na ganyan ang sitwasyon. Hindi niya hayaan na hindi mo maranasan ang kanyang pagkalinga sa buhay mo, sapagkat ang favor na yan ay ibinigay niya para sa iyo, sapagkat siyang lumikha sa iyo. Nagkasalaman tayo. Dumating ang Panginoong Jesus sa buhay natin upang ma-restore ang lahat sa buhay natin para magkaroon tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Oh, hallelujah. Kaya po ako na-amaze. Sobra po akong na. Dahil mula na nag-umpisa ang programang ito, hindi po tayo pinabayaan ng Diyos. Lagi pong gumagawa ang Diyos ng himala sa buhay natin sa programang ito. Kasama po natin ang Diyos sa programang ito. Mawala man po si Pastor Ed, mawala man po si Pastor Ronald, hindi po mawawala ang Diyos sa buhay po natin. Gagawa pa rin po siya ng paraang may gamitin ang Diyos sa programang ito para ihayag ang kabutihan po ng Panginoon. That God is always there for us. Everybody say amen. Pinangako niya po yan sa kanyang mga mananampalataya hanggang sa dulo ng daigdig. Saan man tayo naroon, sasamahan po tayo ng Diyos. Everybody say amen. Let us pray, my brothers and sisters. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa oras na ito.
kami po ay nagsasama-samang manalangin. Everybody close your eyes. Not only to feel the presence of God, pabayaan yung ma-experience ng bawat isa sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. God is here right now. Hallelujah. Sa oras na ito, pabayaan niyo pong ang Diyos ay kumilos sa ating mga buhay. Dalangin po namin na si Brother Wilfredo De Castro, anuman ang kalagayan ng kanyang puso sa oras na ito, sama-sama po kaming ipinapanalangin siya na muling maiayos ang kanyang puso. In the name of Jesus, at hindi namin hinahayaan ang kaaway na gumambala mula ulo hanggang talampakan maging sa kanyang puso, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Hindi namin pinapayagan sa bawat ugat at pagdaloy ng dugo sa kanyang puso, in the name of Jesus. Anuman ang hadlang sa kanyang kalusugan ay hindi namin pinapayagan sa pangalan ni Jesus. At dalangin din po namin Sister Marilo Mendoza na magbigay ka po ng katatagan sa kanyang buhay sa oras na ito, anuman ang kaganapan sa kanyang pamilya. Bagamat siya'y iniwan na kanyang magulang ang kanyang nanay, inaangkin namin ang kalakasan na mula sa iyo na kahit naiwan siya ng kanyang magulang, naririyan ka kailanman hindi mo siya iniiwan sa pangalan ni Jesus. Maging ang aming kapatid na Sister Donna Toralba, dalangin namin ang lubos na pangunawa, pagkilala sa iyong kalooban. Dalangin ko po na gamitin mo po siya, hindi lamang sa personal na pagpapatotoo, kundi maihayag ang kabutihan mo, ang mga salita mo sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. I-bless mo po ang kanyang pamilya sa pangalan ni Jesus, maging ang kanyang mga anak. I-bless mo po, at hindi namin pinapayagan ang pagpasok ng mga karamdaman sa kanilang buhay. Maging kay Nanay Eddie, dalangin namin ang kalakasan sa oras na ito, in the name of Jesus. Dalangin namin na ibangon mo po siya, palakasin mo po siya mula ulo hanggang talampakan, sa dugo, sa laman, sa buto, sa bawat parte ng kanyang katawan, in the name of Jesus. Maging Sister Doreen Oliveros, dalangin namin na maalis ang sakit sa kanyang bewang, in Jesus' name. Saan man siya naroon sa oras na ito, hindi namin pinapayagan ang gawa ng kaaway sa kanyang kalusugan from head to foot right now. Maging Sister Cecil Thomas na nasa Pennsylvania, dalangin po namin saan man siya naroroon, gumawa ka ng himala sa kanyang buhay sa oras na ito, in Jesus' name.
hindi namin pinapayagan anumang klase ng karamdaman, anumang klaseng problema na kanyang kinakaharap. Let your will be done in the name of the Lord Jesus Christ sa buhay po ni Sister Cecil Thomas. At inaangkin po namin na wala pong makakahadlang sa biyaya, sa tagumpay na ipagkakaloob mo po sa kanyang buhay sa pangalan ni Jesus. Maging si Sister Perlita Octavio, dalangin po namin na walang hadlang na mangyayari sa kanyang paningin. In Jesus' name of Nazareth, I command you right now, devil, come out in that eyes in the name of Jesus. Hindi namin pinapayagan anuman ang hadlang sa paningin at aming dalangin ang maliwanag sa pangalan ni Jesus sa oras na ito. Kaliwanagan sa kanyang mga mata in Jesus' name of Nazareth. Lord God, sa gabing ito, inaangkin po namin by faith, sama-sama kami na tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya na ang aming pananalangin ngayong gabing ito ay binalot mo ng iyong banal na dugo upang ito'y makarating sa iyong kaharian at ang fulfillment ng iyong mga salita ay nagkaroon ng kaganapan sa bawat isa po sa kanila sa oras na ito. In Jesus' name, Lord God, i-bless mo rin po ang lahat ng naririto na sumusubaybay. Pabayaan mo pong lagi kang maparangalan sa aming mga buhay. Dalangin po namin sa aming mga nararanasan ay hindi mawala ang iyong kapangyarihan. Lord God, we thank you tonight. In Jesus' name, everybody say amen and amen. Purihin po ang Panginoon. And let the will of God be done tonight according to His plan and purpose at ayon po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen and amen. Maraming salamat po sa inyo pong lahat ng pagsubaybay sa gawain po at programang ito. At patuloy po kayo sa araw ng bukas, morning edition, para po sa pagpapahayag din ng mabuting balita. Ayan, at meron pa po akong i-announce po. Bali, after po ng gathering po ng January 7 na mga manggagawa, ay meron pong advance live streaming si Sister, si Pastora Lisa Narvaez para po sa mga magpapatotoo. Ayan, para po yung mga bisita po natin, at ako po ay mag-guest din doon po sa kanyang programa na iniatang ng Diyos sa kanya. Amen po. Kaya humanda po yung ating mga bisita dahil kayo po ay maghahayag ng inyong patotoo. At ako rin po, ako po ang mangunguna na magpahayag ng patotoo kung ano po yung aking tinanggap na biyaya bago po pumasok ang 2023. Amen. At nagpapasalamat din po tayo sa Panginoon dahil konting-konti na lang po ay magkakaroon din po ng mag-guest po na galing po ng Abor. Ayan. Mag-guest kay Sister, kay Pastora Lisa sa programa po para ipatutuo. Ito po, pakinggan nyo. Siya po ang unang-una na pinagpala ng Diyos nung unang pag-eere. Una po na oras din po ng 10:30 na nai-eere po itong programa ng prayer and prayer request segment. Siya po
yung unang nakaranas ng himala ng Diyos. Abangan nyo po yan kung sino. Mag-guest po yan personal sa programa po ni Pastora Lisa Narvaez. Abangan po natin yan. Amen? At kayo rin po na nandyan. Naku, kung hindi pa po kayo nagpapatotoo, magpatotoo na po kayo. Para po sa susunod, mayroon na pong nakahanda na mga pagpapala ang Diyos dahil naluluwalhati po ang Diyos sa ating mga pagpapatotoo sa ginawa ng Lord sa buhay po natin. Amen. Maraming salamat po sa gabing ito. God bless us all. At maraming salamat. Ayan yung aking anak na si Sister Cherry Yuson. Ayan. Thank you for watching. Ayan, maraming salamat. At yan po yung aking tagapagturo po sa aking pong pag-i-English. Ayan. At syempre, magkikibahagi na rin po sa atin. Ayan, ay gagamitin din po ng Panginoon pagdating ng araw. At total, nandyan po, nanonood po yung aking anak. Ako po ay magpapatotoo at isa po yan sa ipapatotoo ko yung tungkol po sa kanya. Abangan nyo po yan, mga kapatid, pag nag-guest po kami this coming January 7. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Good night and God bless us all.